San man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag padadaig. So, andito na naman ang katutulong ng bayan, yung Jimenez OFW Saudi. So, welcome or welcome back to my YouTube channel, Yam Kabayan TV. So, ngayon lang po ako ulit nakapag-intro. Malapit ko na makalimutan po, kabayan, kapatid, kapuso, kapamilya. So, maraming maraming salamat po sa patuloy na nagsusuporta at sa susuporta pala. So, sa vlog ko po na ito ay OFW Tips Part 5-6 na pala. So, tips, OFW tips po siya. Yun po yung, kung kiniklik nyo po yung video ko ngayon, it means interesado po kayo sa title ng vlog ko ngayon, which is OFW House Project for months tayo. So, ganito po yun. Magbibigay po ako ng tips na talagang ito naman yung mga tips na ginagawa ko. Kaya meron po akong natayo na bahay kubo. Kabayan, hindi po ako nagsasabi na nagmamataas ako. Ay, may bahay siya, ganun, ganun. Gusto niya ipa, ano na, pagsabi, ganyan. Hindi po. Gusto ko lang po kung ano po yung binanggagawa ko, kaya ako nagkabahay. Gusto ko din po sana na may ano kayo, parang idea. So, ito po yon kabayan, ang bahay ko po ay nag-start po siya ng 4 months. 4 months po, natayo na po yung bahay ko. Tapos hanggang lumipas na mga buwan-buwan, hanggang sa mamabot ng isang taon, kaya ngayon po siya ganito, ganyan, ganyan, ganyan na po siya. So, bahay po. So, ngayon po, 1 year and ano po ako, 1 year and 1 month ako dito sa Saudi na nagtatrabaho. Kaya ganito na po yung itsura niya. May tiris na po siya, pero ongoing pa po yung kuryente, kasi alam nyo, kabayan, hindi pala madaling magpa-tap ng kuryente kasi ang laki po ng gastos. Kaya patuloy pa din po tayo nagsisipag at panatilihing malusog ang ating katawan, kabayan. So, ayun po, yung tips ko po, number one, ano po, dapat alamin natin kung ano po yung goal natin, kung bakit po tayo nag-abroad. So, ngayon, kung hindi nyo pa alam kung ano po yon, tanongin nyo yung self nyo. Ano, bakit ba ako nag-abroad? Ano po ba yung goal ko? Ano bang purpose ko? Bakit ako nandito? Bakit ako nagtatrabaho? Pero madalas naman talaga sa mga OFW katulad ko, which is ang reason naman ay ang pamilya naman, kabayan, ang anak, ganyan, mga magulang, kapatid, para matulungan, para paaral ang anak, makabihis, mapakain ng maayos. Yun po, di ba, mga nanay, mga mamshies, hello, hello, mga simgo mamshies. Kasi, mostly po kasi na mga OFW nag-abroad, which is mga single mom. Katulad ko na naman. Magka-correction na naman ako ng boyfriend ko. Hindi na daw ako single kasi taken. Yun po. So, which is single mom po ako kasi hindi pa man po ako marriage. Kaya yun yung ano ko sa kanya. So, ayun po talaga, ma'am, she, dapat po natin alamin kung ano po talaga yung goal natin. So, hindi lang po, yung maswerte na lang po kung may bahay na tayo sa Pilipinas, edi kung may bahay na tayo, edi makapag-ipon tayo, ganyan. Pero kung talagang wala tayong bahay, mahirap po talaga, mga kabayan, kung wala po tayong bahay, alam nyo na, may priority, meron tayong priority. May first priority tayo, pero meron puro tayong privacy. Mahirap po talaga pag maki-ano lang tayo. Kung sa Bisaya, maki-ipon. Ipon ba? Nana. So, from Bisaya ko, ha? So,
Yung nasabi ko, Tagalog, English, Bisaya yung language ko sa vlog ko na to. So yun po, yung number one, alamin nyo po kung ano yung goal nyo sa buhay nyo at magsistick po kayo sa goal nyo. Kagaya ko, yung goal ko po talaga ay magkabahay po talaga kabayan. Kasi habang tumatanda ako, napansin ko, ang hirap po talaga. Kasi almost 11 years din ako nagtrabaho sa Cebu City, which is nag-boarding house na po ako, nag-bids pictures, ganyan. Ang hirap po talaga pag walang bahay. May bahay naman kami sa probinsya, Kabayan, pero iba po talaga pag tinatawag natin atin. Yung bahay, bahay natin, ganyan, bahay ko, para sa anak ko at sa magiging pamilya ko. So which is ito naman yung bahay ko po lang din. Kasi dalawa naman kami ng anak kong titira at si kanyang future ng husband ko. Charot. Ano po kabayan? So number one po yon yung takasin niyo po ang goal niyo. So sa pangalawa po kabayan, which is alamin niyo po yung ano, yung kaibahan ng needs at saka wants. Yung needs at saka wants. Ano po yung kaibahan nila? So maraming salamat po talaga sa Glory Christian Church Cebu. Yun po talaga nagturo din at saka sa online networking ko before na sinalihan ko. Na-open po yung mind. Na-alog. So which is needs or wants po kabayan. Atin po siyang tibangin. Dapat mas mabigat po talaga yung needs. Dapat po yung kung ano po talaga yung needs na need nyo. Yun po yung unahin nyo. Which is ano yung priority nyo. Ano po talagang kailangan na kailangan yung bilhin. Yung wants po, saka lang po yun. Yung wants pa may extra na po tayong money. For example po, ako po, kahit need ko na po, hindi ko nakukupin. Tinitipid ko po talaga yung self ko, which is hindi ko naman nagawa nung nandoon pa kami ako sa amin talaga. Talaga akong parang nakwatsyadera po ako eh. Labakada, ganyan. Lahat ng gusto ko, binili ko kasi may trabaho naman. Kasi alam nyo na, yung ganun tayo sa hirap. So, yung bata pa tayo, pagkita sa TV na may fried chicken, ganyan. Paglaki ko, bibili din ako. Ganun. So, may trabaho po ako. Yan po, layaw-layaw na ganyan. Pero pagdating ko po dito, talagang selfless na po ako. Talagang lahat-lahat na po para sa kinabukasan ng anak ko. So, yan po kabayan. So, sa mga viewers ko dyan, saka nag-view sa akin, napansin ba daw? Napansin nila na malungkot daw yung mga mata ko. Halata ba? Maraming salamat po talaga sa mga supporters po, sa mga viewers ko. Keep on watching po. Maraming salamat. God bless you all. So, ayan po. Yung kailangan, for example po, wala kayong cellphone. So, kailangan po nyo ng cellphone bumili. Kasi yun naman yung communication natin sa pamilya natin. You just need na need. For example lang po, yun ang needs. Yung once naman, pag may cellphone kayo, it's okay naman po siya, gaya po sa akin. Kahit sira po yung speaker ng phone ko, hindi pa ako bumili. Kasi nagagamit pa naman kahit ganito, pinagtsatsagaan ko. So, yun po yung once. Kung gustong-gusto ko, kung bibilhin ko po yun, gusto ko po yung Apple, wish ko po yun, pero my first priority po tayo, ganyan. So, yun po, which is, ano po yung kaibahan ng needs sa kawans, to klasin nyo po yun. Tapos, pangatlo po, which is three tips lang po yung ibigay ko, which is ang main tips lang po yun. Tapos, yung pangatlo po yun, kabayan, siguraduhin nyo po kung sino po yung papadalahan nyo ng sahod nyo. Yung man naman yung ano, tao na ano din, alam din ng hirap-hirap ka dito kasi hindi po talaga madali ang domestic helper po na trabaho. All around po tayo. Tapos, anytime pwede tayo gisingin. Late po tayo matulog. Maaga po tayo gigising. Kahit antok-antok tayo. Ganun. Pero kailangan po talaga magtrabaho. Tapos wala pa po tayong day off. Kaya,
Kaya i-make sure po natin kung sino pong pinapadalhan po ng pera natin, kabayan. So maraming maraming salamat po ulit sa pinakam... ano, mabait kong ate. Kahit man na ano, bata pa po kaming naiwan ng mama ko, which is 4 years old pa lang po ako, pero maraming maraming salamat po sa Panginoon at binigyan niya po ako ng ate, kapatid ko po, na siya po yung nag-hold, siya po yung cashier ko. So maraming maraming salamat po, Ate Bibi, Evelyn Sadrami. So I miss you all, my family. So mahirap po, kabayan, for example po, yung husband nyo po yung binibigyan nyo ng sahod nyo. Tapos yung husband nyo pa, may bisyo-bisyo pang ganyan. Ang hirap po, kabayan. Tapos pag-uwi nyo, wala pa po kayong ipon. Tapos wala pa po kayong nakikita sa pinaghihirapan nyo. So, alamin nyo po, yung parang... yun yung sabi ko kay ate, kasi alam ni ate kung ano mga pinanggagawa ko talaga, na kahit shampoo or napkin dito, na hintay lang po ako ng biyaya galing kay madam. Oh my God, sucks. Talaga. Tapos, kayong sino man nakasubaybay sa akin, nakikita nyo po na talagang kahit chinilas pong ganyan. Tapos, bibili po ako, chinicheck ko po yung price. At saka yung i-convert ko po talaga kung kano yun sa piso, kasi meron kasi dito na mura po siya sa real. Pero pag-convert po natin sa pera natin dyan sa Pinas, sadyang mahal na po siya. Gaya po ng headset ko na to. Ito po yung headset ko, which is 45 real po siya. Nasa 600 plus po. So, sobrang lungkot ko po. Laki na pala. 45 real lang kunti dito, no? Pero at least ano pa siya, original. Kaya patuloy na hinihiram ni madam. Yan lang po yung tips ko sa inyo, kabayan, para may matayo po tayo, may makita po tayo, sa may masilungan po tayo sa tag-ulan at sa tag-init. Panahon ng tag-ulan, tag-init, saka yung may pamilya po tayo. In the future, meron po tayong bahay. So, I hope po na, may natutunan po kayo sa akin, at sana po nga gabayan nyo po ako, patuloy nyo po ako subaybayan. Gabayan po sana tayo lahat ni Lord, mga kapwa ko, FW. Mahal na mahal ko po kayo. God bless. Hindi po ako iyak kasi alam na mga kasaman kong FW sa amin, huwag kang iyak na iyak kasi may iyak din kami. Pero ano po, tinatry-try ko po ng best ko, mga kapatid. So maraming maraming salamat po. Syukran yan. Alhamdulillah. God bless us all. Keep us. Oh yeah, I said to